Ang typhoon, hurricane at cyclones ay parehong weather disturbance o mas kilala natin sa tawag na bagyo. Nagkakaiba-iba lamang ang tawag depende sa geographic location. Hurricane kasi ang tawag kung ang bagyo ay nagmula sa North Atlantic Ocean at Northeast Pacific Ocean. Cyclone naman ang tawag kapag nagmula ang bagyo sa South Pacific at Indian Ocean. Samantalang typhoon naman ang tawag katulad sa ating lokasyon kung ang bagyo ay nagmula sa Northwest Pacific Ocean. Bukod sa bagyo, may lindol, pagputok ng bulkan, malalakas na ulan at matitinding pagbaha. Ilan lang ito sa mga kalamidad at sakuna na maaaring maranasan natin at iba pang mga bansa. At talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba sa tuwing sasapit ang ganitong pangyayari. Ayon sa PBOX, mahigit sa 20 ang aktibong bulkan sa ating bansa. At ayon naman sa PAGASA, mahigit sa 20 ang mga bagyo na bumibisita sa ating bansa kada taon na nagpapaalala sa atin na kinakailangan na maging handa, maging alerto sa ganitong sakuna. Ganoon pa man, alam nyo ba na may mga bansa na hindi na binabagyo o hindi na dinadaanan ng kalamidad? Wow! Sana all! O maaaring maswerte sa pagkakalagay ng kanilang lokasyon sa mapa ng mundo. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang 8 pinakaligtas na bansa sa kalamidad sa buong mundo. Bago ka lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang maliit na kampana. Kaya, simulan na natin. Number 8, Singapore. Ang Singapore ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya, isang maliit na bansa, ngunit napakayaman at itinuturing ding bansang ligtas laban sa banta ng kalamidad dahil nagsisilbing shield nito ang katabing mga bansa gaya ng Malaysia at Borneo. Kung magkakaroon man ng tsunami o bagyo, kailangan mo nang salagi ng katabing mga bansa bago mapunta sa Singapore. Dahil na rin sa liit nito, malayo rin ito sa banta ng fault line. Kaya ligtas din sila sa mga banta ng lindol. Number 7, Iceland. Ang Iceland ay maituturing na isa sa mayayamang bansa sa buong mundo. Pero kamakailan ay naging laman ng mga international na balita dahil sa ulat sa mga pagsabog ng bulkan at paglindol. Ganoon pa man, ang Iceland ay kabilang sa mga bansa sa mundo na ligtas tirhan dahil kung magkaroon man ng sakuna dito, kakaunti lamang ang nagiging biktima dahil sa ayos at ganda ng pamamahala sa bansang ito. Number 6, Uruguay. Ang bansang ito ay itinuturing na ligtas sa banta ng kalamidad. Ang mga bagyo ay bihirang mangyari dito dahil na rin sa kalayuan ng bansa sa area kung saan nabubuo ang bagyo. Maswerte talaga ang lugar na ito dahil wala ring aktibidad ng pagsabog ng bulkan at paglindol. Number 5, Barbados. Ang Barbados ay kabilang sa Windward Island Chain na makikita sa silangan ng Caribbean. Mas malapit ito sa kontinente ng South America. Ang bansang ito ay ligtas sa mga banta ng bagyo. Ang datos na rin kasi ang nagsabi na makalipas ang 10 taon ay 4 na beses pa lamang ito binibisita ng bagyo at 2 lamang ang naglandfall o tumama sa kalupaan. Ito ay noong 2017 nang dumaan si Hurricane Harvey at noong 2010 nang nanalasa si Hurricane Thomas. Napakalaki ng kaibahan ng Barbados sa bansa natin. Kung sa kanila, 2 hanggang 4 lamang ang bagyo kada dekada. Sa atin kada dekada ay umaabot sa 200 mga bagyo ang pumapasok sa ating bansa. Wala ring bulkan sa Barbados at hindi na rin direktang nililindol. Ang pinakamatinding nangyari siguro sa kanila ay ang panakanakang landslide tuwing may malakas na ulan. Number 4, Kingdom of Saudi Arabia.
Arabia. Ang kaharian ng Saudi Arabia ay matatagpuan sa kanlurang Asia na binubuo ng Arabian Peninsula. Malaki ang nasasakupan nito. Dahil sa sukat ng teritoryo ay hindi maiiwasan na tamaan ng bansa ng ilang kalamidad. Masasabi nating bilang lamang ang natural disaster na ito sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat nakararanas sila ng sandstorms dahil sa mabuhanging heograpiya, pero ang bagyo at pagputok ng bulkan ay limitado lamang. Kalimitan naman sa bagyo ay nalulusaw na bago pa lamang tumama sa kalupaan. Sa katunayan, dahil malamig ang temperatura sa kanlurang bahagi ng Arabian Sea, ay halos walang bagyo na nagmumula dito. Hindi katulad sa Philippine Sea na madalas banggitin ng mga meteorologists ang Philippine Effect. Dahil sa mainit ang dagat ng Pilipinas, ay nagbibigay ito ng enerhiya sa mga bagyo. Kaya naman, bago maglandfall ito sa ating bansa, bigla na lang itong lumalakas. Number 3, Grenada. Ang Grenada ay kilala sa naggagandahang mga burol at beach na talaga namang makapigil hininga. Ito ay matatagpuan sa malayong bahagi ng timog ng Barbados. Tulad ng kapitbahay nitong bansa, madalang din itong tamaan ng mga kalamidad. Ito ay may natural na proteksyon sa mga bagyo. Isang puwersa na tinatawag natin sa physics na Coriolis Force o Coriolis Effect. Dahil umiikot ang ating mundo, napa-counterclockwise sa sarili nitong axis. Anumang bagay na naglalakbay ng mahahabang distansya paikot dito ay tila ba kumukurba sa halip na dumediretsyo tulad na lamang ng mga eroplano. Ang Coriolis Effect ay nagiging tagasalag ng Grenada laban sa malalakas na bagyo. At alam mo ba na walang tumamang bagyo sa Grenada sa loob ng 49 years? Ito ay sa mga panahon sa pagitan ng Hurricane Janet noong 1955 at ni Hurricane Ivan noong taong 2004. Number 2, Malta. Ang Malta ang pangalawa sa itinuturing na pinakaligtas na bansa pagdating sa kalamidad. Ang bansang ito ay matatagpuan sa Mediterranean Sea na halos malapit sa bansang Italy. Isa din ito sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ang bansa ay malapit sa fault line ng European Plate, ganoon pa man. 7 beses pa lang ito nakaranas ng paglindol sa nakalipas na 500 taon. Ang Malta ay nasa Mediterranean Sea. Pero bakit bihira lamang daanan ng bagyo ito? At kung dadaan pa, ay mahihinang mga bagyo lamang. Ito ay dahil sa malamig at tuyong hangin halos ang dumadaan dito. Kaya kung may mabuo mang bagyo, parang pagtingin mo kay Crush, never nang madevelop. Ang na-encounter lang nilang problema ay ang pagbaha dahil sa ulan. At ang isa sa pinakamatinding kalamidad ng dinanas ng Malta ay ang pagkaan ng buhawi. Pero ito ay tumama noong 1550s pa. At ang ating number 1, Qatar. Ang Qatar ang itinuturing na pinakaligtas na bansa kung sa kalamidad ang pag-uusapan. Maganda ang pagkakalagay ng Qatar sa Persian Gulf. Ang mga bansa kasi sa paligid nito ay nagsisilbing pananggalang at proteksyon gaya ng Saudi Arabia, UAE, Yemen at Oman. Wala ring lindol at bulkan dito dahil malayo ito sa fault line. At dahil nga mabuhangin, walang kagubatan na maaaring pagsimula ng forest fire. At higit sa lahat, ang Qatar ay napakayamang bansa. Kaya naman, matitibay ang kanilang infrastruktura at may kahandaan ang pamahalaan kung may tatama mang kalamidad sa kanilang bansa. Kaya naman, ang mga tao dito ay malaki ang assurance dahil sigurado ang mga tao rito na ang bansang Qatar ay mabilis na makababangon. Alin sa mga bansang nabanggit ang nagustuhan mo o nanaisin mo nalang manatili sa Pilipinas? Sana all nananatili. I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like, subscribe at maraming salamat sa panonood. Kasoksay!